Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ituturo ko sa inyong iba't ibang gamit po ng salitang yet. Ito pong YET. So, umpisa na po natin. Number one na dapat yung tandaan. Ang yet po ay maaaring gamitin bilang conjunction. Ibig sabihin ng conjunction, siya yung salita na ginagamit para makapag-connecta ng dalawang ideya. Okay po? Ang yet ay maaaring gamitin bilang conjunction na kapag itinagalog ay katumbas sa salitang pero. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng yet, pero. So, halimbawa, she is beautiful. Siya ay maganda. Yan yung unang ideya. Ngayon, dudugsungan pa natin ng isa pang ideya. Itong babae na kung saan ay maganda nga. Yet, pero, she is snobbish. Siya ay isnabera. So, yung dalawang ideya ay siya ay maganda at itong siya ay isnabera. At pag ginamit po natin yung yet para mapag-connect tayong dalawang ideya, magiging pero ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay? Na ang ibig sabihin dito ng pero o yet ay yung isang ideya ay kinokontra noong isa pang ideya na ikinonekta ng yet sa pamagitan ng salitang pero. Okay? Yun po yun. Dito naman sa number 2, ang pangalawang gamit ng yet ay ang pangalawang gamit po ng yet ay ginagamit sa negative sentence. Ang ibig sabihin ng negative sentence, yung ating sentence ay ginagamitan natin ng salitang not. Sa Tagalog ay hindi. Okay? Inaasahan mo yung negatibong mangyayari sa ating pinag-uusapan na di pa naman nangyayari ngayon. So, ganyan yung sitwasyon sa paggamit ng yet kapag kayo ay gagawa ng negative sentence. Inaasahan mo na mangyayari sa kanya. Pero hindi pa ngayon. Okay? Katulad po nito. Halimbawa, Mario is not hungry yet. Si Mario ay hindi pa gutom. Inaasahan mo siyang magugutom kasi alam mong hindi pa siya nakain. Pero ngayon, hindi pa siya nakakaramdam ng gutom pero inaasahan mo. So, yan po ang gamit ng yet pag naka-negative sentence. At pag itinagalog natin yan ay salitang pa. Okay po? Okay, dito naman tayo sa pangatlong gamit ng yet. Ang tinatanong mo ay inaasahan mong mangyayari ngayon o sa susunod na panahon. Pwede rin pong gamitin ang yet pagka ganyan yung kondisyon. Halimbawa, is she nervous yet? Siya ba ay may nervyos na? Siya ba ay may nervyos na? Kunyari, alam mong yung iyong kaibigan ay tuturukan ng anti-rabies. Siyempre, pag ikay tuturukan, marami pong ninenervyos, di ba? Maraming takot sa turok. So, inaasahan mo na ngayon ay siya ay tuturukan. O kung hindi pa ngayon, sa susunod pang panahon, ay inaasahan mo mangyari yung pagturok. So, yan po ang gamit ng yet naman dito sa number 3. Na pag yan ay tinagalog mo, ay na. Okay? Number 4. Ang pang-apat na gamit po ng yet ay negative sentence uli. Gagamit tayo uli ng salitang not. Pero, naka-present perfect tense. Ang ibig sabihin naman po niya na ito. Ito po ang ibig sabihin. Nag-umpisa sa nakaraan pero hanggang ngayon ay di pa rin nangyayari. Pero, inaasahan natin na mangyayari sa susunod na panahon. Okay? Ito po yung aking halimbawa para dyan. My friend hasn't arrived yet. Ang aking kaibigan ay di pa dumating. Inaasahan mong dadating siya. Pero, hanggang ngayon hindi pa nadating. Inaasahan. Pero makakaasa kang dadating siya. Ganun po yung sitwasyon. Bali, ang yet po natin dito ay itatagalog natin bilang pa. Okay? Okay. Sa number 5 naman, pwede po natin gamitin ang yet sa pagtatanong. Pero naka-present perfect tense. Okay? Ang ibig sabihin naman niya, pag nagtatanong tas naka-present perfect tense, ang ibig sabihin na inaasahan mo na yung aktibidad niya ay naisagawa niya na dati. O kung di pa, ay sa susunod pang panahon. Okay? Halimbawa,
Have you cleaned your room yet? Nalinis mo na ba ang iyong kwarto? Inaasahan mo kung dati nalinis niya na. At kung hindi pa, tuloy pa rin yung iyong expectation o yung iyong inaasahan na maisasagawa niya yung naturang aktibidad. Pero sa susunod pang panahon. Okay? Bali, ito pong yet ay itatagalog natin bilang na dito sa number 5. Okay? Ito naman po sa number 6, affirmative sentence na po, naman po ang ating gagawin. Ibig sabihin, di tayo gagamit ng not. At ito po yung aking halimbawa para dyan. We have another lesson to discuss yet. Tingnan nyo, walang not. Okay? So, ang sitwasyon naman po, pag naka-affirmative sentence sa ito, kung gusto mo sabihin ang isang sitwasyon ay di pa tapos. Kunyari, inaasahan ng mga estudyante nyo na tapos na yung pagtuturo mo. Hindi mong gamitin yung yet para masabi na hindi pa tapos yung aking pagtuturo. Okay? O hindi pa tapos yung aktibidad ko para doon sa mga estudyante. Okay? So ito yon. Halimbawa, we have another lesson to discuss yet. Meron pa tayong isa pang leksyon na tatalakayin. So yung yet po natin dyan, sa Tagalog naman ay pa, pag naka-affirmative sentence. Okay? Yung ibig ko sabihin dito sa don't go, kasi inaasahan na nga ng mga estudyanteng aalis eh. Diba? So, yung teacher sasabihin, huwag kayong umalis. At kasi, meron pa tayong isa pang leksyon na tatalakayin. Yun. Pero, yung don't go dito, hindi po yan yung ginamitan ko ng yet. Ang ginamitan ko ng yet ay itong nasa baba. At kung mapapansin nyo, wala namang salitang not. Kaya, ang ibig lang sabihin niyan, ito yung affirmative sentence, hindi po itong don't go. Nagdagdag lang po ako ng don't go para magdagdag lang ng idea na kung bakit hindi pa tapos yung isang sitwasyon. Okay? Ngayon, dito sa number 7, ngayon nyo na malalaman. Itong salitang sa ngayon, yan ay pwede rin pong maging katumbas ng yet. Sa ngayon, tinan nyo. Pero ang condition po dito ay kalimitan po, itong sa ngayon ay inilalarawan natin yung tao o bagay na siya yung pinaka. Kunwari, pinakamagaling, pinakamaganda, sa ngayon. Okay? Inilalarawan natin yung tao o bagay na siya yung pinaka superlative, o ibig sabihin siya yung pinakamagaling, pinakamataas ang kanyang antas pagdating sa isang larawan na gusto nating ibigay doon sa isang tao. Halimbawa, Michael Jordan is the best player yet. Si Michael Jordan ang pinakamagaling na manlalaro sa ngayon. Ito, inilarawan ko siya na pinakamagaling sa ngayon. Okay, yung pag sinabi mong sa ngayon, yet. Okay? At number 8, nagamit negative sentence uli. Ibig sabihin, gagamit tayo ng not. Pero gagamitin natin yung ating yet bilang adverb. Na ang ibig sabihin ng adverb ay ang kanyang tinutukoy dito o binibigyan ng dagdag ideya ay itong ating adjective. O kapwa adverb o verb. Okay? She is not tired yet. Siya ay di pa pagod. Yung pa dito, yan yung yet. At ang kanyang tinutukoy dyan ay itong salitang pagod. Okay? So yan po yung 8 gamit ng yet. So tapos na po tayo sa ating aralin. Sana marami po kayo natutunan ngayong araw na ito. At thank you very much po talaga kay Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambongat from Bicol. Salamat po talaga sa suporta. At lagi kayo nandyan. Pinalalakas nyo ako. Thank you very much po. At ganun din pa po sa iba pang sumusuporta sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat.